hindi ba niyo ba din na marami sa mga Indian ay mangma? Padre Damaso, hindi niyo ba batid na nasa tahanan tayo ng isang Indio? Ngunit maaari mong masaktan si Kapitan Tiago. Matagal na ang ipinagpalagay ni Tiago na siya ay hindi isang Indio. Inuulit ko, lahat ng mga Indio ay isang mangma. Mga kaibigan ko, nais ko ipikilala sa inyo ang anak sa nasira kong kaibigan. Si Don Crisostomo Ibarra, kagagaling lamang niya sa Europa. Buenas noches, amigos, sa makura na aking bayan. At sa madaling na kaibigan ang akama, Padre Damaso, patawarin niyo sa aking pagkakamali. Ikaw nga ay tama. Ako si Padre Damaso. Pero kailan na hindi ko naging kaibigan ng iyong ama. Kayo na nga ba ang anak ng iyong maong si Rafael Ibarra? Sa inyo yung likod, Senyor Teniente. Maligayang pagdating. Naway mas maging mapalad kayo kasi sa inyong ama. Maraming salamat po. Nakahanda na po ang hapunan. Wala ka bang mga mata? Mayroon po, Senyora. Mga mata ang mas malinaw pa kasi sa inyo. Ngunit ako'y nakamasig sa kunat ng buhok. Nagawa mo na sa inyo. Senyor Ibarra, sa halos 7 taon ninyong pamamalagi sa ibang bansa, ano ang pinakamahalagang bagay na nakita ninyo? Sa tulong ko sa kasaysayan, nalaman ko ang kalayaan at pagkakalipin ang nadilikta ng kasaganahan ng isang bansa. Nagawa mong lustahin ang iyong kayaman para lamang dyan? Wala ka na bang ibang nalalaman? Isa kang bulag. Kahit ang isang batay alam yan. Nagpapasalamat ako, palagay ng loob ng dating kuro sa akin. Pag paumanhin mo po ako, meron ba akong gagawin para sa Espanya at sa Pilipinas? Huwag ka munang umalis, darating pa si Maria Clara. Bibisitahan ko po siya bukas at maraming pa ako dapat magawin. Nakita niyo na kung ano ang nangyayari sa mga kabataan pumupunta sa Espanya. Nagiging mapagmataas, nawawala ng respeto. Kaya dapat talaga ipagbawal ang mga kabataan na pumunta sa Espanya. Senyor Ibarra. Oh, Teniente, ikaw pala yan. Inulat mo ako. Mag-ingat ka, Senyor. Sana maging araw sa iyo ang nangyari sa iyong ama. Sa aking ama? Ilang marami ko nalaman tungkol sa aking ama. Maaari mo sabihin sa akin? Wala ba kayong nalalaman? Sa pagkakaalam ko, namatay ang iyong ama sa loob ng bilangguan. Sa bilangguan? Hindi kaya kayo nagkakamali lamang? Hindi ako maaaring magkamali, Senyor. Si Rafael Ibarra na siyang pinagbitangang isang erehe at filibustero ni Padre Damaso. Maaari mo bang ikwento ang lahat sa akin? Noon, may isang Kastilang mangmang at masama ang ugali na naging kolektor ng buwis. Siya ay nangolekta at pinagkatuwaan siya ng mga bata. At di kalaunan, siya ay namatay. At nang dahil doon, ang iyong ama ay kinulong. Sa kanyang pagkakulong, ay nasira ang kanyang kalusugan. At naging dahilan kaya siya namatay sa bilangguan. Ba baby bobo! Hindi ba't hindi siya marunong magsulat? Para saan kaya ang lapis na dinadala niya? Hoy! Tigilan niyo nga ako! Baka anong magawa ko sa inyo, ha? Ano sinabi niyo? Ikaw, bata ka! Ano sinabi mo? Huwag po! Huwag! Ano sinabi mo? Huwag po! Hindi ko mapapayagan saktan mo, mga bata. Kaya pala hindi sinabi ni Kapitan Tiago ang dahilan. Ama ko. Dapat ako maging maganda kasi nandun ang sikreto sa mo. Ano ang nangyayari? Ha?
Naisip ko ba ka? Hindi na po, Tia. Parang kumukupas ang iyong ganda. Nakapunta ko lang sa Europa at tumulis na iyong mga salita. Marahil maraming mas gandang babae na sa mga bansa ang nakapunta ko po alam. Mahal ko, alam mo ba ako ay isang mapalad na hindi ba? Paano? Bakit ako isa sa mga babae mo? Mapalad dahil pinagtasa ng ating mga magulang na ikasal ako sa pinakamagandang babae na ngayon ay nasa aking harapan. At hindi nyo lang pa. Labis ako namunuli na sa iyo, Maria. Higit ako namang lalakitin ko. Patawarin mo ako kung ako magpapaalam na kailangan ko lang umuwi sa San Diego dahil hanggang sa muli, mahal ko. Sandali! Mag-iingat ka, mahal kong Kristo. Maraming salamat, mahal ko. Nasaan ba? Sa malaking trus po, senyorito. Dito ba? Ngunit, hindi po ito yung natatandaan ko. Sandali lang po at itatanong ko. Alam mo ba kung nasaan yung malaking trus na itinirik? Ah! Yung malaking trus, sinunog ko na yun. Pero, bakit mo naman ginawa yun? Napag-utusan lamang ako ng mga malaking kura. At anong ginawa mo sa bangkay? Sabi po naman malaking kura na ilipat ko raw iyon sa libingan ng mga insek. Ginawa mo naman. Huwag po kayo masyadong magalit, senyor. Masyadong mabigat ang bangkay at umuulan pa ng gabi ngayon. Kaya itinapon ko na lang sa ilog. Itinapon? Saan ka ba yun ang ginawa? Pati Salve, anong ginawa mo sa aking ama? Nagkakamali ka. Wala akong ginawa sa... Anong wala? Tinitiyak ko sa'yo. Wala akong ginagawa. Kundi si Padre Damaso. Mo ngayong buwan. 2 piso. Bakit ba? Nais ko sanang bayaran mo yung sinasabi na ninunakaw ko. Sira ka ba, Crispin? Di ba 32 piso ang binibintang nila sa'yo? Kahit isang at taon pa ako magtrabaho, hindi ko kakayanin yun. Pero wala akong ninakaw, kuya. Pag nalaman to ni inay, natatakot ako. Alam ko. Kaya kahit pa hindi si nanay magtitiwala sa kanila, hindi sila maniniwala sa kanila. Kaya tahan ka na, ha? Huwag ka mawawala ng pag-asa. Basilio, may multa kang 2 riyal dahil sa hindi mo tamang pagpatunog ng kampana. Pero, ikaw naman, Crispin. Bakit? Hindi ka pwedeng maaaring umuwi dahil sa hindi mo pa isinuli ang iyong ninakaw. Pero wala akong ninakaw. Nagsisinungalin ka pa. Huwag! Basilio, talungan ko! Papatay nila ako! Bigyan niyo po kami ng pagkakataon. Hindi na po namin nakikita ang aming inay. Halika na, Crispin. Huwag ko! Malaygin, grutom na ang itong anak ko. May mga kain ba? Meron, nandito. Nasaan? Lisan mo na, bukulit na ako. Ito. Wala nang nakira. Bakit? Mariplamo ka? Wala. Teka, nasa ba mga batang iyon? Nandun sila sa kumbento. Pauli na lang sila. Ah, teka muna. Hindi niyo ba? Hindi mo ba sila hintayin? Inuutusan mo ba ako? Aalis ako kung kailan ko gusto.
magsasayang na lang ako ulit. Inay! Inay! Isipan mo ba kayo, Inay? Anong nangyari sa'yo, Ana? Inay, tumakas po sa convento, Inay! Si Crispin po, Inay! Ito sa Kura. May sakit ang Kura ngayon. Tungkol saan po ba ito? Hindi ko na kasi nakikita ang anak ko si Crispin. Crispin? Kung ganun, ikaw yun na namang nanakaw? Abay, matapos magnakaw ng batang iyon, ay tumakas rin. Inutos at pangako ng mga Kura na magpunta sa kwartal at masuklong. Sa katunayan, pupunta na ang mga Guardia Civil sa inyong tahanan para hulihin ang mga anak mo magnanakaw. Hindi! Hindi kaya ng mga anak ko na magnakaw! Hoy, ina ng magnanakaw, huwag mong iyak ka na yung mga anak. Wala kang mapapala dahil nagmana sila sa kanilang ama. Hinto! Ikaw ba si Sisa na ina ni Crispin? Ako po si Sisa, bakit po? Eh kung ganyan man, anak mo yung magnanakaw. Nasaan na yung anak na magnanakaw? Senyor, ilang araw ko na pong hindi nakikita si Crispin. Sinungaling! Nasaan yung mga ninakaw ng anak mo? Hindi magnanakaw ang anak ko. Sinungaling! Kung gayon man, ikaw yung dalaputin ko at ikaw yung ikukulong ko sa maliwan lang at hindi na susunod ko yung ako na parano mo. Sinungaling! Sumama ka sa akin at pabuhin ko ang anak ko. Sinungaling! Kamalian niya ng Kura. Baka wala siya, doon mo na siyang gagamalain pa. At kung gusto ng Kura na may balik ang kanyang ginto, sabihin niya sa kanya magsasar siya kay San Antonio. Eh kung gayon man, edi lumayas ko. Walang mapapatayin niya ang iyong perro. Huwag kang malahan, tutulungan ko siya. Ibarra!
Ligtas sana sila! Ano na nangyari sa kanila? Ligtas sila! Ligtas sila! Maraming salamat po, Senyor Ibarra. Balang araw kapag kailangan niyo pong tulong ko, handa po akong tumulong sa inyo. Isa ka talagang tunay na bayani, Ibarra! Mahal ko, nagustuhan mo ba yung tinayo ko paralan? Siyempre naman, mahal ko. Hindi man lamang niya ako binati sa aking pagdating. Talagang mataas na ang kanyang pananaw sa kanyang sarili. Makapunta lamang sa Europa. Akalain mong kung sino na siya. Huwag mo na lamang pansinin ang kanyang sinasabi, mahal ko. Kung alam mo lamang na tagal na ako nagtitimpi sa kurang yan. Katulad lamang siya ng kanyang ama. Akalaan mo kung sinong disenteng tao. Ngunit siya naman ang numero unong hindi sumusunod sa batas ng simbahan. Patawarin mo ako, Maria Clara. Ngunit hindi ko nito matitiis pa. Tama lamang na pinarusahan at namatay ang kanyang ama sa selda. Hayaan ko lang, insulto niyo ako. Ngunit huwag niyong basta sinangalala ng aking ama. Magulang dili ka, Ibarra! Alagad ng Diyos ang kinakalaban mo! Alagad ng Diyos? Ito ba ang alagad ng Diyos? Bilastos niya ang aking ama. Ito ba ang gawain ng alagad ng Diyos? Krisostomo, pakiusap lang. Alagalan man lamang sa akin. Huwag mong saktan si Padre Damaso. La 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 la. Gorgeous si Bill? Bakit po, senyora? Sino yung kumakanta? Siya po, ang baliw. Papuntahin mo siya dito. Masusunod po, senyora. La la. Nandito na po ang baliw, senyora. Pakantahin niyo siya. La la. Hoy, baliw! Umawit ka! Na. La 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 la. Maaari ka na umalis. Baliw! Gusto ko sumayaw ka, sumayaw ka. Gayahin mo ako. Sumasayaw, matandang baliw. Ha! Hindi ako baliw. Ikaw yung baliw. Inuutusan kita sumayaw. Ako? Ako baliw. Ako baliw. Inuutusan kita sumayaw ka na. Ano ka ba? Sumayaw ka na. Sumayaw ka. Motivation! Ano bang ginagawa mo? Tinuturuan ko siya ng leksyon! Nababaliw na ba? Ay, hindi ako baliw kaya sumayo ka! Aray! Ano ba? Mga gwardiya sibil! Ay, naku! Gamutin niyo at bihisan ang mabahing yan at bukas, ipadalan niyo kay Crisostomo Ibarra! Tugo! Pakiramdam, Maria Clara. Sumasakit pa rin ang ulo ko, Doktor.
Siya po ba si Maria Clara? Oo, Alfonso. Tunay nga po palang napakaganda niya. Maria Clara! Kade Dalaso, salamat po sa pagbisita ninyo. Talagang nag-aalala ako sa iha. Kumusta ka na? Okay. Magpakahinga ka muna. Sige, magpagaling ka muna. Kasama mo, Doña Victorina? Aba, oo pala. Siya yung gusto kong ipakilala sa iyo matagal na. Siya si Alfonso Linares, ang inaanak ng inyong bayo. Inaanak ng aking bayo? Ikaw na ba ang anak ni Carlicos? Opo, Padre. Matagal na kitang gustong makilala, Tito. Sa wakas, ang nakita na tayo ngayon. Ako rin po, Padre. Matagal ko na rin po kayong gustong makilala. Nandirito po siya upang maghanap ng mapapangasawa, Padre. Mapapangasama? Hindi yan problema. Maghintay ka muna dito, Ina. Sabihin. May pag-aasa ang gagawin at ipapalabas na ikaw ang nagpasimulo nito. Ngayon, sino ang... Hindi ko po alam kung sino ang may pakana nito. Ano ba dapat nung gawin? Kunin niyo lahat ng mga papeles ninyo at sunugin niyo itong lahat. Pumunta kayo sa isang lugar na walang nakakakilala sa iyo at walang makasusunod sa iyo. Alam ko po na napakahirap na disanin ang bayan na ito. Pero wala. Wala na tayong ibang magagawa. Maraming salamat, kaibigan. Sustomo Ibarra. Sino yan? Kami po ay mga alagad ng batas. Bakit po? Astado ka. Sumama ka sa amin. Mahal ko, tinanong anak ko ni Elias na makatapas. Patawarin mo ako, mahal ko.
Hindi masama ang loob ko. Ako ang dapat humingi ng tawad dahil ako ay alis na. Hindi ka dapat humingi ng tawad. Dahil nasisiguro ako mag-alinlangan ka sa akin kapag nalaman mong... Nalaman ano? Ang tunay kong ama. Si Padre Damaso. Paano? Basta lagi mong tandaan na. Kahit ano mangyari, ko lang iniibig ko. Krisosto mo. Paalam na, Marek Mera. Elias, saan ba doon tulong mo? Doon po tayo sa kaibigan ko sa Mandaluyong, Senyor. Pagkatapos? Pagkatapos, punta kayo sa ibang bansa. Mamuhay kayo na ng tahimik. Ako lamang, bakit ikaw samahan at para tayo magkapatid? Para saan pa? Para sa aking mga nanonood, sa iyong pamilya at sa tatang tulong mo. May paparating, basta ako sa damo! Maroon na po ba kayong ibabant, Senyor? Oo! Kasi po sarili ninyo at ililigaw po sila. Wow! Kalabanan natin sila. Hindi po, magkita lang po tayo sa Nochevena sa tabi ng puntod ng lolo niyo po. Muchacho! Head para! May duka! Tinapon sa ilog na parang baboy. Si Elias niya pinatay at kami ni Malakara ay yung pinaghiwalay.
sama-sama nyo, mga kura at mga Espanyol. Pes, kung buhay ang kinuha nyo, buhay din kukunin sa inyo. Palang araw ako magpabalik at ako'y makikiganti.